días, senyoritas y senyoritos. Hala! Nilaglag na ba ni Congressman Paolo Duterte ang tatay niyang si former President Rodrigo Roa Duterte? Pati na ang kapatid niya si Vice President Sara Duterte. Hala! Nakakagulo na ba ang Duterte household? Nag-aaway-away na ba sila sa isa't isa? Hala! Kinokopya lang natin yung mga clickbait ng mga vlogger na wala naman masyadong content, kinukuha lang yung mga video sa mga kwan pero sa mga hearing pero yung title nila hala. Wala, kakagulat talaga. Hala. Kaya gayahin kayo natin yun. Tawa lang ako doon. Pero on a serious note, eto hala. Nag-file si Davao City Congressman Paolo Duterte at si Benguet Congressman Eric Yap ng isang resolusyon penalizing fake news. Fake news, hala! Sino ba ang king and queen of fake news? Hala, lagot kayo! King and queen of fake news, and we will identify them later in the vlog. But before that, we will give you the details muna nitong nakakagulat, nakakatakot, hala na resolution ni Duterte at ni Yap. In filing House Bill number 9422, amending the Cybercrime Prevention Act of 2012. And mind you, ha, guys, dito sa kung makikita nyo itong Cyber Act of Republic Act 10-101-75, may involvement si Bat dyan. Kasi isa sa mga congressmen na naging kliyente ko ay isa sa mga nagfile na consolidate yung bill nila. Pero si Bat ang isa sa gumawa, nag-draft ng resolution. That resolution was merged joint with the other resolutions at ang kalabasan plus meron rin sa Senate ang kalabasan ito na ipasa yung Republic Act 10-175 or the Cybercrime Prevention Act. So I'm very happy kasi my PR firm, Dean and King's Public Relations and Dean and King's Communication was handling the congressman who was one of the first. At ako pa nga in-encourage, sabi ko, Kong, usong-uso ngayon, yung mga boso, yung mga cyber boso, naalala nyo yun, yung mga lumalabas na mga boso-boso, yung sex tape, ganun. So yun. Kaya yun, nabuo itong Republic Act 10-175 and may mga wordings dyan galing pa kay Bat. Oh, di ba? Sarap. Ang sarap, parang congressman ka na rin kahit political and PR advisor, communication advisor ka lang or PR advisor ka. Kasi yung firm ko, pero personally, kung kaibigan ko yung kliyente, personally, ako talaga humihandle sa kanya. Yun lang, nag-retire na tayo at we disbanded our business, our communication crisis management business. And very happy ako, ha. Yung mga staff ko magagaling, napunta kay Senator Sherwin Canchalian, na mga dati ko rin kliyente, napunta kay Mayor Joy Belmonte. Hello Joy, Merry Christmas. Mayor Bico, ha, Soto. So magagaling yan. Maswerte yung mga iba pa mga kliyente ko. Dahil sa stress, I had to end my company. So very magagaling yung mga staff ko, ha. I'm very proud of them at yun, ilan sa kanila nag-research at na tinulungan yung congressman namin, yung kaibigan kong si Congressman babanggitin ko Irwin Tieng. Irwin Tieng, dati
buhay party list pa siya ngayon na he's already representing Manila. Hello Irwin, sila yung pamilya na client ko rin, Solar, Solar Sports, Solar Entertainment, at sila rin nag-import yung mga mane and tail at saka yung Gordos, sila rin yung may-ari ng Gordos at saka mga real estate businesses. Malaki, they have business buildings all over Makati and the global city. So yung tatay ni Irwin, si William Cheng and Wilson Cheng, yung parati nyo nakikita in interview about showbiz producer, kasi sila dati, nagsimula sila as producer. So they're very good family. They're very close friends of mine. I miss those days. So eto ha. So gusto i-amend ni Duterte at saka ni Benguet Rep. Eric Yap, itong House B, itong Cyber Crime Prevention Act of 2012. At sabi nila, they're doing this because daw meron 2022 survey ng Pulse Asia na sinasabi 86% of the Filipinos considered fake news as a problem in the first place. Kaninong administrasyon ba yung 2022? Eh di yung administrasyon ng tatay ni Paolo, eh di nilalaglag ni Paolo ang tatay niya. Hala! Hala. sabi nila sa introductory note ng measure nila, explanatory note. Given the potential hazards of spreading fake news, it is imperative to penalize those who seek to create and disseminate fake news, most especially through the use of social media. parang ganun yung sulat ko noon, ah. sa kliyente ko. So under the measure, fake news refers to any information, story, news, or fact deliberately distorted, altered, changed, or manipulated by any person with malicious intent, which is presented as a fact, the veracity of which cannot be confirmed with the intent of distorting a fact or proliferating false information and misleading its authentic audience. Uy, parang kilala ko yung dinidescribe nito, ah. Lorraine Badoy, is that you? Narc Eric Celis, Jeffrey Celis, is that you? SMNI Kiboloy, is that you? Parang dinidescribe siya si Kiboloy. Ay, 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 Diyos ko. Itong masakit, guys. Itong masakit. That's why I'm bringing this to your attention. Careful, 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 careful. So, sabi pa dito sa batas na ito, sa proposed measure, House Bill number 9422, it further said that any online platform such as websites, using a computer system, or other electronic medium that fails to act or conduct an investigation on reports of fake news within the respective platform shall be held liable for a fine of 2 million. Ito masakit, 2 million. Pero teka, sino ba talagang magaling sa fake news? Ito rin, last paragraph ng news dito about sa bagay nito, eh, dito sa article ng politico.com ay parang describe talaga yung nangyari kay Narc Eric. parang yung claim niya na may 1.8 billion pagkatapos inamin niya under questioning or nung kinulong na siya na fake news yun, hindi niya alam yung hindi siya sure sa information, wala siyang dokumento at yung nagbigay sa kanya ng information ay baka kinoryente siya. So parang SMNA talaga. So inilalaglag rin kaya ni Paolo Duterte ang SMNA na ang sabi ni Sara, ito daw how a parang model of how a Filipino citizen should be, sabi ni Sara sa statement of support niya kay Eric at saka kay Lorraine Badoy.
yung mga fake newsmaker at saka naisama sa drug list ng tatay niya ngayon, hinehail ni Sara as hero. So ano, sinasabi ni Paolo Duterte, yung kapatid niya ay worshiper of fake newsmaker. So dapat patawan rin ng 2 million si Sara for praising ka Eric. And also, hindi ba si Sara rin yan? Ang sinasabi ng mga kritik niya, nangingimbento, nag-exaggerate ang problema ng NPA or Communist Recruitment of Children to justify her 650 million confidential funds in the year 2023 and 125 million confidential funds in the year 2022 that was spent in 11 days or at an average spending or of 11 million per day. So kasuhan rin natin si Sara ng patawan natin ng 2 million kung na-approve itong bill na ito. Kasi tingnan nyo, kung talagang meron talaga mga nare-recruit na mga elementary at saka ng mga kindergarten na mga estudyante, eh sana by this time, nahuli na nila mga yan, na-present na nila sa media mga yan, eh ang nakikita natin press release nila, yun daw may mga tao ginagamit yung Office of the Vice President para mangikil, mang-extort. And kung nahuhuli nila mga yan, bakit hindi yung nagre-recruit? Bakit hanggang ngayon? After spending 350 million for this year and 125 million for 2022, sinong naaresto nyo na recruiter? Nga, wala. Saan napunta yung pera? Almost 500 million. Almost half a billion. Wala. At ito pa, hindi ba alam ni Paolo na yung tatay niya ang pinaka-biggest fake news maker? Hindi lang dahil hina-hire niya yung mga tulad ni Banat Bay, Moka Uson, sino pa ba? Sila Cristeta Tiu, sila Jason sa lahat. Na lahat gumagawa ng fake news ay siya rin mismo na may fake news. Tulad itong pang-order niya na patayin yung mga suspected drug lords na 30,000 katao. Mga tunay diyan siguro mga 1% lang. So yung ibig sabihin yung iba lahat fake. So anong tawag diyan? Fake news maker rin siya. Atake ng atake siya diyan. Bakit nabuhay si Arnie Tevez, si Congressman discredited congressman, ousted congressman Arnie Tevez, na nasama sa lista si Narc Celis, Narc Eric, bakit buhay pa yan? So yung mga tunay, hindi pinapatay. Yung mga inosente na hindi involved sa drugs, pinapatay para makakuota at makareward ang mga pulis. So fake news rin yan. So marami pa yan iba. At yung sinabi pa niya recently, na si sabi ni Mr. Duterte, yung tinakot ng death threat siya kay Deputy Speaker Franz Castro, na sinabi niya dapat patayin dahil ito talaga ang isa sa mga leftist ito, pero political group. Hindi naman ito yung CPP-NPA, pero sila ni Sara, they already branded her as CPP-NPA without proof na namumundok siya o nagpipinance siya sa ba-arm activities ng CPP-NPA. So, without them being able to prove their allegation, dapat i-kwan rin sila, i-multahan rin sila ng 2 million. Ha? Syempre, ito rin yun si President Duterte na nung time niya, paulit-ulit na sinasabi sa atin na papel lang yan yung ruling ng Hague, ng UNCLOS, yung United Nations Law of the Sea. Ha? Hindi naman papel yan. Tunay na ruling talaga yan. At yung parating sinasabi ni Mr. Duterte na pag oppose natin ang China kahit diplomatic or any means,
gegirahin tayo ng nuclear, bobombahin tayo ng nuclear bomb, or atakin tayo. Anong kalaban natin sa mga yan? Eh almost 2 years na sa Marcos administration, inaaway nila ang mga yan. Linggo-linggo, nag-hose, laser, lahat. Eh bakit hindi pa na bomba yung Pilipinas? Hindi pa na atake ang Pilipinas? So former President Duterte was clearly making a fake news. So yan, Paolo. So if you go by that logic, parang iniipit na nga, nilalaglag na nga ni Paolo ang tatay niya, si Mr. Duterte, at ang kapatid niya, si Sara Duterte. So yan ang una natin na vlog sa issue na ito, and we will discuss this further in future vlogs. So hala, ayan na, nilaglag na ni Paolo ang tatay at kapatid niya. Hala! So guys, thank you very much for watching, and don't forget to share this vlog to friends and relatives para mag-ingat sila. Baka pagtripan sila dito, di patawan sila ng 2 million damages sa mga kungwaring fake news daw, kahit tunay, ha? So share this to them, and also don't forget to ask them to subscribe to the Vlogcaster Armandine YouTube channel. Thank you for watching, and see you in my next vlog.